Ma'am, nandiyan ang inupahan ninyong amphibian. Pahayag ng sekretary nilang si Alice Panopio. Hawak nito sa isang kamay ang notebook at lapis. Nilingan ni Veronica ang dalagang simple kumanamit at mag-ayos ng sarili. Okay, I'll be ready in 5 minutes, Alice. Thank you. Tumango lamang ang sekretarya bago tumalikod upang gumampan ng iba pang kailangan gawin para makaalis na sila. Ang totoo, general assistant ang katayuan nito sa kanyang empleyo. Paminsan-minsan, ito ang nag-aasikaso ng kanyang mga isusuot kapag nagagahol na siya sa oras. Masyadong mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat simula nang mamatay ang kanyang amang si Don Fabian Silvestre. Umiwas ang kanyang isipan na magawis sa butihin at may pagkakonsentidor na ama ang kanyang gulita. Paano'y tiyak na dudugtong na naman ang mga alaala tungkol sa lalaking kinamumuhian? Napailing si Veronica. Bakit niya iniiwasan ang mga isipang tungkol kay Rafael Wilfredo? Kailangan niya makita at makausap ang lalaking ito sa lalong madaling panahon habang galit na galit pa siya. Ma'am? Si Alice uli ang pumutol sa daloy ng mga gunita. Yes, Alice? Nanatili lamang siya nakaharap sa kanyang dressing table. Ayaw niyang makita na empleyada ang kanyang ekspresyon na hindi katulad ng dati na kalmado at kontrolado. Your call to New York is due today. Would you like me to contact them right now? Nakahinga ng maluwag si Veronica. Yun lang pala. Thank you for reminding me, Alice. But cancel it for me. You call them so that they shall be properly informed. I will call anybody after a week. I need to talk to my... to a certain person before I could decide on what to do to everything. Pahayag niya sa malumanay na tono. Muli, tumango lamang si Alice at bahagyang sumukod bilang pagpapaalam. Hinila nitong pasara ang kanyang pintuan. Marahan siyang humugot ng isang malalim na buntong hininga habang tinititigan ng husto ang kanyang refleksyon. Sinipat niya ang iba't ibang anggol ng kanyang mukha. Para bang inaapuhap niya ang dating siya, ang Veronica, na nakakuha ng atensyon ng isang Rafael Wilfredo. Napasapong isang kamay niya sa tapat ng kanyang lalamunan. Ramdam niya ang pagsikdo ng kanyang dibdib habang hinahayaan niyang lumalim pa ang paghukay ng kanyang isipan. Kinilitil niya noon ang mga alaala. Meron pa kayang natitirang larawan na malinaw at buhay pa? Napapikit siya nang biglang humulagpos ang isang pakiramdam na inakala niyang nailibing na rin sa limot. Kumabog ng husto ang kanyang puso habang ginagapangan ng mumunting boltahe ng kuryente ang kanyang likod at batok. Lumilikha ng kakatwang kilite na hindi niya maiwaglit. Hindi niya namalayang napahalinghing na siya ng mahina habang kinakagat ng mapuputing ngipin ang ibabang labi. May isang panahon na dinanas niya at nalasap ang luwalhati ng pisikal na satisfaction. Napadilat siya ng mamalayang nawawala siya sa realidad. Niyakap niya ang kanyang sarili habang napapausal ng isang taimtim na panalangin. Oh my God, please help me to be strong. Napapitlag siya na may kumatok na naman sa pinto. Kinalma niya ang kanyang sarili nang mapagtantong si Alice lamang ang pwedeng iluwa ng pintuan niya sa kasalukuyan. Silang dalawa lamang ang okupante ng penthouse suite na kinuha niya sa isang 5-star hotel dito sa lungsod ng Cebu. Coming! Tawag niya habang dinadampot ang kanyang handbag. Nakaimpake na naman ang kanilang mga maleta, ngunit hindi muna sila mag-check out dahil hindi niya tiyak kung anong kalalabasan ng pagtungo nila sa isang isla na nasa gitna ng kung saan. Ano ba ang meron doon sa isla? Sofia na iyon. At palaging doon nagbabakasyon ang pakay nila nitong mga nahuling taon. Tanong niya sa kanyang sarili habang ningitian ng bahagya si Alice. Let's go, Alice! Aya niya habang nagpapatiuna. Nakaayos na naman ang kanyang maskara na palaging suot kapag nakaharap sa iba. Naaalis lamang niya ang taguang ekspresyon kapag sarili na lamang niya ang kanyang kasama. Naging ugali niya ang diretsyong tingin kapag lumalakad upang kaya pala'y maiwasan niyang makita ang mga paghangat admirasyon ng mga lalaking nadadaanan. Hindi lamang kasi ganoon ang nakikita niya, may pagnanasa rin. At isang lalaki lamang ang nais niyang kakaitaan ng ganitong emosyon. At hindi na niya kayang ampatin ang paghulagpos ng mga bilanggong alaala niya. Sa likod siya ng amphibian na upo. Inilatag niya sa katabi ang dala niyang blazer at handbag, pati ang iniabot na overnight bag ni Alice. Pahiwatig iyon na nais niyang mapag-isa na naman.
Walang nagawa ang kanyang sekretarya kundi ang maupo sa tabi ng piloto. At wala na nga makakapigil pa. Nagumpisa ang tila peliko ng istorya ng batang Veronica sa screen ng kanyang isipan habang nakapikit siya sa kanyang pagkakasandal. Excited si Veronica ng gabing iyon dahil nasunod ang gusto niyang ibili siya ng makeup kit at kulay itim na evening gown kahit na 16 anyos pa lamang siya. Malaking bulas ang kanyang katawan dahil likas ang kanyang tangkad. Bilugan na siya sa mga tamang lugar. At ang isa pang kinatutuwa niya ay ang pagpaag ng kanyang ama na isama siya sa parting dadaluhan nito sa bahay ng isang business associate. Gustong gusto niyang maging maganda. Ang kanyang obserbasyon sa estilo ng mga nasa tamang edad ay nasa pagiging malayang gawin ang anumang gugustuhin. Nais niyang maging ganito rin. Naalala niyang napamulagat ang matandang don na makita siyang pumapanaog sa hagdan ng malaking mansyon nila. Aral ang kanyang bawat takbang, pati ang pangiti ng Mayumi. "You look beautiful, iha!" Bulalas ito habang sinasalubong siya sa may pagbaba ng hagdan ng marmol. Muli, ang kanyang ngiti na iginiya pa niya sa artistang dayuhan na paborito niyang panoorin upang mapag-aralan ang kilos at ang pananalita. Para sa kanya, nararapat niyang matutuhan ng mga iyon dahil siya ay isang prinsesa ng isang marangyang kaharian. Ang hari, syempre ay ang kanyang ama. "Thank you, Daddy," tugon niya sa malamyos at madulatong boses. "Shall we go?" Anito ng mahimasmasa ng bahagya. Naghihintay na si Mang Rene sa labas. Ikiniling ni Veronica ang kanyang regal na ulo. Animoy korona ang kanyang mahabong buhok na itinirintas niya bago pinlupot na paitaas. Nilagyan niya ng mga hairpin na may brilyante sa bawat dulo. Pati ang matandang driver nila ay napatunga nga rin kay Veronica. Kasama nila ito magmula pa ng isilang siya. "Abay, kaganda naman ang Senyorita Veronica!" Bulalas ito habang namimilog at nandalaki ang mga mata. Pabirong umingo si Veronica. Matabang mataba ang puso niya ng mga sandaling iyon. Para bang nasa gitna ng mga palad niya ang mundo. Pwede niyang paikutin ng ayon sa nais niya. "Kayo naman, Mang Rene, palagi niyo ako inihatid sa school, ni hindi niyo pala ako napapansin man lang," tudyo niya. Napakamot sa ulo ang matanda. "Ko, ang tingin ko kasi pastit ka pa eh." Nagkatawanan silang tatlo. Talagang masaya si Veronica ng gabing iyon. Pagdating sa party, puno ng mga tao ang malaking mansyon ng kaibigan ng kanyang ama. Nagmistura siyang isang Cinderella. Pinagkakaguluhan agad ng mga bisitang dinatnan. "Don Fabian, ipakilala niyo naman kami dyan sa magandang dilag na kasama ninyo." Anang isang binatang makisigang itsura at pananamit. Tuwang-tuwa naman ang matandang don dahil gustong-gusto talaga nito na pinupuri ang kaisa-isang anak na perpektong larawan daw ng nasirang asawa. "Huwag kayong mag-unahan dahil ang lahat ay maaari makipagkilala sa aking dalaga, si Veronica." Umugong ang humahangang bulungan tungkol sa angking kariktan at elegansiya ni Veronica. Tanda ng mainit na pagtanggap sa kanya na makakilala ng kanyang ama. Lalong nalipos ng sayang kalooban ng dalaga habang nakikipagsayaw sa mga kabinataan. Parang wala siyang kapaguran. Malapit ng maghating gabi nang may maramdaman siyang nakatingin sa kanya. Pasimple siyang luminga sa kanyang paligid. Nakita niya isang lalaking matangkad at parang payat sa tingin. Ewan kung paano niya nahulaan ang mga siksik na kalamnan nito sa ilalim ng urbanidadong kausatuan. Napansin niya ang bibig na pirmi at matiim, pati ang aristokratikong ilong at noo. Arugante ang hubog ng makakapal na kilay. At ang mga mata, gumapang isang kakatwang kilabot sa kanyang mga ugat habang naramdaman niya ang tila pagkalunod ng kanyang kamalayan habang nakatitig sa mga matang iyon na tila sing itim ng kasalanan. Agad niyang binawi ang kanyang tingin. Sinikap niyang kalimutan ang lalaking nakatitig sa kanya, ngunit sumasalimbay sa kanya ang maraming erotikong tagpo. Nangaligig siya sa tila ginaw na bumalot sa kanyang kabuuan nang makita niya sa loob ng isipan ang malasot lang hipo ng kayumangging balat ng lalaki. God! Paano niya naiisip ang mga ganito sa isang estranghero? Bulong niya sa kanyang sarili. Habang lumalalim ang gabi, napapalitan ng pagkamuhi ang pagkailang na nadarama niya para sa estrangherong nakatayo lamang sa tabi ng malalaking bintanang patungo sa veranda na nakaharap sa malawak na hardin ng bakuran.
para mapalis ang pangit na nararamdaman sa hinang iniuukol na masidhing sa atensyon ng hindi kilalang lalaki. Naging pabaya siya sa pag-inom ng alak. Tanggap siya ng tanggap sa bawat bigay ng kopita at champagne. Wala ring hinto ang kanyang pagsasayaw. Misto na siyang bituin na walang katapusan ng pagdiningning. "May I have this dance?" Anang isang tinig lalaki na nagbigay ng ibayong kaba sa dibdib ni Veronica. Nakatalikod siya kaya hindi niya agad nakita kung sinong may-ari ng mababa at baritonong boses. Nakangiti agad siya sa panibagong tagahanga na nabighanin ng kagandahan niya. Gayon na lang ang pagkabigla niya na makita ang lalaking nakatitig sa kanya magmula pa kanina. Hindi na siya nakatanggi nang hawakan kaagad siya nito sa isang kamay upang gawaran ng masuyo at mainit na halik sa gitna ng palad na nanlalamig. Para siyang natulala habang hinihila patungo sa dance floor. "Nagpapahinga na ako," aniya nang mabawi ang sariling wisyo. "Dito ka magpahinga sa mga bisig ko." Suhestyon naman ng lalaki. "Para sa iyo ang musikang ito." Kumunot ang kanyang noo at magsasalita pa sana nang dahan-dahang lumamlam ang liwanag sa paligid. Isa-isang namamatay ang mga bombilya ng mga higanting chandelier na nakabitin sa magarang kisame. Hanggang sa ang matinang nakasindi ay ang malaking bola ng strobe light at ang mga pin light na nagkalat. Pumailan lang ang isang malamyos at mabagal na tugtuging tila humihipo at tumahaplo sa kabuuan ni Veronica. Para bang hinuhubaran siya ng marami niyang inhibisyon at agam-agam. Tinangka niyang kumawala. "Let go of me, mister. I don't want to dance with you." Angil niya. Hinigpitan lang lalo ng lalaki ang pagkakayapo sa kanya. Nakasapo ang isang kamay nito sa gawing pumitan ng kanyang gown at hinapit siyang papalapit. Nagapoy ang mga pisngi niya sa naramdamang init at tigas doon. Para siyang tinutunaw na hindi niya maintindihan habang pinipilit niyang makipagtagisan ng titig at takatunggali. "Ang bawat lalaki sa pagtitipong ito ay nakasayaw mo, Veron. Bakit magdadamot ka sa akin?" Usig nito. Napalunok si Veronica sa nakitang panilisit na mga mata ng kasayaw. "Selos ba ang nakita niya?" "Don't call me Veron," saway niya. "I don't have a nickname." Tumawa lamang na mahina at patudyo ang lalaki sa tinuran niya. "Then I will be unique and you will always remember me, Veron," ulit pa nito. Nilagyan ng diin ang pagsambit sa pinalayaw sa kanya. Nagngingit-ngit si Veronica, ngunit hindi niya magawang igalaw ang sarili. Nagigiyagis niya ang harapan ng lalaki kapag sinusubukan niyang pumiglas para makawala. "Ni, hindi nga kita kilala. Damn you!" Angil niya nang umapaw ng inis sa sarili at sa kasayaw. Ngumiti ang lalaki. Lumabas ang mapuputi at pantay-pantay ng ngipin nito. "Kilalang kilala ko ng iyong ama, Veron," pahayag nito. "Pero kung magtatanong ka na maayos, magpapakilala ko sa iyo," dagdag pa. "Ma'am!" Umirap si Veronica. "Hindi ko gusto makipagkilala sa iyo. Isa pa mas magandang tawag sa iyo, Lucifer," pangainsulto niya. Saglit na natigilan ng lalaki kapag ay humalakhak ito ng mahina. "You are right to call me that, young woman. Habang sumasayaw ka kanina, nagbabago ang katauhan mo. Ginising mo ang madilim na bahagi ko, Veron," pahayag nito. Siniglahan ng takot si Veronica. Bumelta sa kanya ang sinabi niya. "Let me go, please," sabi na lamang niya sa malumanin na tono. "Gusto ko munang magpahinga." "Your wish is my command, princess," anito kapag kwan. Bahagya pang ikiniling ang ulo bago siya hinila patungo sa kung saan. "Teka!" Pigil niya nang ayaw siyang bitiwan sa isang braso niya. "Just walk, Veron," utos ito sa kanya. "We are going somewhere restful," pangako pa. Bago pa siya nakapagprotesta uli, naipasok na siya nito sa loob ng isang silid na may makapal na pinto. Pagkasara ng solidong dahon na tila antigo, nalago mang ingay sa labas. Biglang natahimik ang paligid ni Veronica at nag-iisa na lamang sila nang hindi kanilang lalaki. Kumuyom ang mga palad niya upang maikubli ang takot na nadarama. "Palabasin mo ko dito," utos niya sa nanginginig na tinig. "Hinahanap na ako ng daddy ko." Ngumiti lang ang lalaki. Dahan-dahan pang pinihit ang malaking susi sa saradura at inugot upang ihulog sa bulsa ng suot na vest.
Napalunok si Veronica. Merong pag-anasa at nang isa pa na emosyon ang mga mata ng kaharap habang ginagalang kabuuan niya. Anong gagawin mo sa akin? Tanong niya. Hindi na maikaila ang sindak sa nanghihinang boses. Wala, eh, hindi ba't gusto mong magpahinga? Panunuyan nito habang lumalapit ng dahan-dahan sa kanya. Umatras naman ang umatras si Veronica hanggang sa maabot ng mga tuhod niyang nawawal ng lakas. Huwag kang lalapit sa akin, bulong niya. Nagtataka siya kung saan napunta ang lakas niya. Parang hinihigop ng kung ano ang kanyang katatagan at katinoan. Tumawa ng patudyo ang lalaki. Nagpatuloy lamang sa paghakbang patungo sa kanya. Nakahinto na si Veronica. Wala na siyang maatrasan dahil nasa likod na ng mga tuhod niya ang gilid ng malambot na sapangga higante ang laki. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig sa lalaki. Hanggang dyan ka na lang, pagbabanta niya. Sisigaw ako ng malakas. Nangislap ang mga mata ng lalaki. I would like that, Veron. Nag-iisang anak na babae ka ni Don Fabian. Tiyak na ang hihilingin iyon ay ang pakasalan kita. Upang maibangon ang nasirang reputasyon mo. Puno ng panunodyo ang mababang tono nito. Muli siyang napalunok. Tila wala siyang malulusutan sa lalaking ito. Ibinabalik lamang sa kanya ang bawat ataking gawin niya. Hindi ako magpapakasal sa iyo kahit na ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo. Sigaw niya nang magpatuloy sa paglapit ang tagabihag. Don't be melodramatic, Veron. Masyado ka bang palabasa ng mga nobelang romantiko? Panguuyam nito. At huwag ka rin magsasalita ng tapos. Wala pa ako nagustuhan na hindi ko nakuha sa tanang buhay ko. You arrogant devil! Angil niya habang umiilag sa mga kamay nitong naisa namang bumihag sa kanya. Nawala ang balanse niya, kaya bumagsak siya sa sofa nang tangkain niya umatras pa ng isa. Tumatawa ang lalaki habang sinasabayan siya sa pagbagsak. Nang muling magkadaiti ang kanilang mga balat, nilipad sa hangin ang kanyang katinoan. Nagpipigla siyang parang isang munting hayop na nanlalaban sa humuhuli. Ginamit niya ang kanyang mga huko at tuhod at paa. Ngunit walang saysay ang lahat nang ipamalas niyang kamangisan. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nakahiga sa malaking sofa habang nakadagaan ang bigat ng lalaki. Kapwa sila hinihingal habang nagkakatitigan. Nakatunghay sa kanyang lalaki. Sino ka? Tanong niya. Gusto niyang malaman kung sinong lalaking ito na naghahandang maglugso sa kanyang puri. Sumeryoso ang mukha ng lalaki. Ako si Rafael Wilfredo. Wika nito kapag kwan. Kumunot ang noo ni Veronica. Kung talagang kilala ito ng kanyang ama, bakit hindi pa yan naririnig o nababanggit ito kahit na minsan? Tila nabasa ng lalaki ang nasa isip niya. Hindi ko alam kung ang dahilan ni Mang Fabian kung bakit hindi niya ako binabanggit sa iyo, Veron. Pero ikaw ay palagi niyang kinukwento sa akin. Pahayag nito. Bumanda ang pagtataka sa mukha ng dalaga. Bakit nga ba hindi? Gayong siya pala ay tila isang bukas na aklat na sa lalaking ito. Marahang ibinangon ni Rafael Wilfredo ang sarili. Hindi para lumayo, kundi para mahiga ng patagilid sa tabi niya. Para nakaharang katawan nito sa guwang na pwede niyang maalpasan. Ano kaya kung ihulog ko ito? Bulong niya sa kanyang sarili. Nabasa naman ng lalaki ang nasa isip niya. Kapag tinulak mo ko pahulog, sabay tayong babagsak ng sahig, Veron. Pangako nito habang sinusuklay ang ilang mahahabang daliri sa mga hibla ng buhok na nakalas nang nagpapambuno sila kanina. Nung naririnig pa lamang kita, hindi ako makapaniwalang may nilalang nakasing ganda ng katulad sa mga kwento ng iyong ama. Bulong ni Rafael Wilfredo nang hindi siya umiimik. Sinusundan ng mga mata nito ang landas na natahak ng mga daliring mapaglayag. At nang makita kong iyong kariktan kanina, inisip kong meron pa pala mga bagay na puro't busilak sa mundong ito. Napakurap si Veronica. Ngayon lamang siya nakarinig ng mga ganitong salita na patungkol sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung ano ba ang higit na nakakalito, ang pagka-arogante ng lalaki o ang pagkamakata nito. Natawa rin si Rafael Wilfredo sa mga sinasabi nito. I am sorry, Veron. This is not my usual style. Hindi ko alam kung ano meron ka at nagagawa akong paligsalitaan ng ganito. Come on! Baka hinahanap ka na ng iyong ama sa labas. Para siyang gininaw nang lumayo ang init ng katawang matipuno sa tabi niya. Pumiksi siya dahil sa nararamdamang pangungulila gayong bago lamang niya itong nakikilala. Dapat ba akong magpasalamat dahil hindi mo tinuloy ang balak mo? Tanong niya
habang inaapuhap ang mga sapatos na nahubad sa sahig. Ano ba ang balak ko? Untag ng lalaki. Nagtaas yan ng tingin dahil nanumbalik ang tigas sa tono nito. Huwag ka nang magkaila, Mr. Wilfredo. Nakita ko ang... Hindi niya maituloy ang pagsasabi sa nakita niyang pagnanasa nito kanina. I let you see my desire starkly, clearly. Pag-amin nito lang tuluyan ang huminto ang pagsasalita niya. So that you will know that you shall be mine, someday. Huminto ang paghina ni Veronica ng ilang sandali bago maling nagpatuloy. Ngunit paragasana at hindi regular. Para bang hinuhugot pa sa malalim na lugar ang bawat tiningang pumasok sa lamabas sa kanyang lalamunang nananakit. Sa kahuli-hulihang sandali, nagawa niyang ibangon ang natitirang tatag ng kanyang kalooban. Tumigas ang pride niya upang magtanggol sa sarili. Magiging iyo kailanman. Hinding-hindi ako, Wilfredo. Panunumpa niya bago siya tumindig na parang isang prinsesa. Taas noo at tawid ng mga balikat na malaperlas sa kinis at puti. You will see! Salo naman ang lalaki. Papisil siyang hinawakan sa siko nang akmang pipiksi siya upang hindi na siya nito mahipo. Let's get out of here! Utos nito. Nakatiim ang mga bagang. Let go of me! Angil naman niya. Be a good girl, Veron! Bulong ni Rafael. I might forget that you are just 16 years old tonight. Yun lamang ang nakapagpatahimik sa nag-uumalpas na takot niya sa dibdib. Sinampal sa kanya ang tunay na edad niya. Ibig sabihin ng fiasko na ito, hindi pa siya ganap na babae upang makapag-eskrimahan sa kabilang kasarian. Wala pa siyang gaanong armas at kaalaman upang labanan ang atraksyong sekswal. Tahimik siya hanggang sa marating nila ang kinaroroonan ng kanyang ama. Hindi siya sumusulyap sa lalaking kasabay sa paglalakad. Pakiramdam niya, mayroon na siyang tatak at ang lahat ng mga pares ng mga matang nakasunod at nakatutok sa kanila ay nakikita iyon. Nawala ang pag-alala ng Don nang makita silang dalawa ni Rafael Wilfredo. Rafael, ikaw pala ang kasama ng anak ko. Umpisa nito, nakatawa na. Mabuti nagkakilala na kayong dalawa. Swabe ang iting pinakita ng nakababawat ng lalaki sa nagsalita. I am a complete stranger to your daughter, Don Fabian. Pahayag nito sa kaswal na tono. Bahagyang namula ang mga tenga ng matandang lalaki. Umiwas ang tingin pati kay Veronica. E naisayo mo na ba siya? Tanong nito upang maiba ang paksa. Tumanggi siya. Salo naman ni Rafael. Tumingin ang ama sa kanya. Para bang nakikiusap ang mga mata nito. Dance with him, iha. Utos nito sa kanya. May pagsusumamo ang mababang tono. Napatitig si Veronica sa ama bago siya bumaling kay Rafael. Parang may naintindihan siyang bigla sa sandaling pagharap nilang tatlo. May kinatatakutan ng kanyang ama sa lalaking tinawag niyang Lucifer kanina. Ewan kung bakit siya nagpahinuhod sa simpleng pakiusap ng ama. Tumalima siya sa gusto nito na makipagsayaw siya sa lalaki. Ngunit tumanggi ito nang akmang kakapit na siya sa isang braso nito. No, thanks Veron. Next time, when we will meet again. Parang napahiya pa tuloy siya. Agad siyang humakbang palayo dito. Sinundan naman siya ng lalaki upang aluin. Sinapo na isang hintuturo ang kanyang baba. I'm not sure I could take any more of your potent charms, my darling Veron. Let me armor yourself or I would be a crownless snatcher. Pabulong ang paliwanag na iyon. Ngunit dala niya ang alingaungaw ng bawat kataga sa loob ng isipan hanggang sa pag-uwi nila. Hanggang sa pagtulog at sa pagising kinabukasan. Pagkamulat ng kanyang mga mata, si Rafael Wilfredo ang unang nakalaman sa kanyang kamalayan. Nayapos niya ang sarili nang muling gumapang ang kakaibang kilabot o kiliti sa buong katawan niya. God! Ganito pala ang pakiramdam na isang babaeng pinag-uukulan ng pagnanasa ng isang lalaki. Bulong niya sa kanyang sarili. Patakbo siyang nagtungo sa kanyang banyo. Maraming salamin dito, pati ang kisame, pinalagyan ng kanyang ama ng mga kwadradong salamin bilang disenyo. Tuloy, napakarami ng refleksyon nagpapakita sa kanya ng kanyang katawan na sinipat at minasdan ng husto ng mga mata ni Rafael Wilfredo kagabi. At anong meron sa lalaking yun? Usig niya sa sarili niya habang padaskol na hinuhubad ang kanyang nightgown na kulay puti. Inihagis niya iyon sa isang sulok. Mayroong nagliligpit na katulong sa kanyang silid.
Binuksan niya ang dalawang gripo ng sabay para matimplang maligamgam ang tubig sa bathtub na hugis bilohaba. Kulay rosas ito, katerno ng laboratorio at tiles at counter. Nang malapit ng mapuno ang tub, nagbuhos siya ng pulbos na sabon. Lumusong lamang siya nang magsimula ng umawas ang bulas sa sahig na marmol. May ilang segundo na siyang nakababa doon nang kumatok ang katulong na si Tina. Senyorita Veronica, may tawag ka sa telepono. Tawag nito mula sa kabilang panig ng pinto. Sige, tugon niya. Malakas din ang tinig. Dinukwang niya ang receiver na nakasabit sa dingding na malapit sa uluhan niya. Nakaipit ang mahaba at kulot na buhok sa tuktok ng ulo niya kaya tanging mga hibla lamang ang nakadabing sa kanyang tenga. Hello, this is Veronica Silvestre speaking. Bata pa siya, ganito na ang kanyang pagtugon sa telepono. Ginagagad niya ang kanyang ama sa bawat gawin nito dahil alam niyang siya ang magmamana ng lahat ng kayamanan at kapangyarihan nito pagdating ng araw. Hello, Veron? Wika naman ni Rafael sa kabilang linya. Have lunch with me. I'll pick you up at 11 o'clock. Napasikdo ang pintig ng dibdib ni Veronica pagkarinig sa boses ng lalaki. No! Aniya. Inulit niya ng mas matigas ang kanyang tinig. No! I don't want to have lunch with you. Then dinner. No! Ulit niya. Okay. Isang click ang sumunod pagkasabi niyon. Nagulat si Veronica. Hindi niya inaasahang susuko kaagad ang kausap niya. Sinikil niya ang nararamdamang panghihinayang at ibinagsak pabalik ang auditibo. Paghapong tunog ng tunog ang telepono na Sylvester Residence ng araw na iyon. Ang karamihan ay mga kalalakihan na nakasayaw at nakakilala ni Veronica sa party noong nagdaang gabi. Pawang mga imbitasyon ang tinatanggap niya mula sa mga ito. Nakabantay naman ang kanyang ama sa malapit na sa kanya. Sasadyain niyang banggitin ng malakas ang pangalan ng kausap upang marinig nito. Kunwari hindi naman nakikinig si Don Fabian, ngunit hindi na ito nakatiis ng maggabi na. Si Rafael Wilfredo, tumawag na ba? Tanong nito sa kaswal na tono. Tumingin siya sa gawin ng ama. Bakit tatawag siya sa akin? Tanong din niya. Kunway nagsindin ng sigarilyo ang matanda. Bakit hindi siya tatawag? Eh siya ang host natin kagabi. Pagtatapat nito kapag kwan. Nagtagumpay ito sa panggugulat sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at bahagyang umawang ang kanyang bibig. Sa kanya ang malaking bahay na iyon? Paniniguro niya. Tumango ang Don. Pinatay uli ang silindihang sigarilyo sa ashtray na nasa lamisita. Napunan niyang bahagyang nang nininig ang mga kamay nito. Maganda pala ang bahay niya. Dugtong niya habang kinukuha ang baso ng juice na inihatid ni Tina. Siya ba ang nagpatayo niyon? Oo, tugon ni Don Fabian. Magmula sa pinakapundasyon hanggang sa kahuli-hulihang pako sa bubong, isang self-made billionaire ang bagong kakilala mo, Veronica. Patuloy nito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Veronica nang may maalala. Bakit nga pala hindi mo man lamang sila ikukwento sa akin? Pang-uusig niya. Napatingin sa kanya si Don Fabian. Iba ang relasyon naming dalawa ni Rafael Wilfredo, iha. Hindi ko siya maaaring masabing kaibigan at hindi rin naman kaaway. Paliwanag nito kapag kwan. Hindi ko pa siya gaano nakikilala. Gano'ng katagal na ba kayo magkakilala? Kasosyo mo ba siya sa negosyo o ano? Untrag ni Veronica. Biglang napukaw ang kanyang interes kay Rafael Wilfredo. Tumawa ng mahina ang kanyang ama. Parang may pinapalis na kung anong agam-agam. Wala kaming kaugnayan sa negosyo, Veronica. Pero matagal na rin kaming may komunikasyon sa isa't isa. We call each other whenever he is in the country. Tumaas ang mga kilay ni Veronica. Ang ibig mong sabihin, meron siya mga business interest sa ibang bansa? Wika ng Don habang didadampot ang isang biskwit na katerno ng mainit na kape. Kinain muna ang kulay-tsokolating kakanin bago muling nagsalita. Dati siyang pahinante sa isang barkong Grieko. Nakagiliwan niyang may-aring si Samuel Alejandro dahil sa kasipagan at katalinuhang taglay. Kaya tinuruan ng maraming bagay tungkol sa pagnenegosyo at pagbabarko. Nagmistulang Haring Mida si Rafael magmula na makabili ng isang maliit na barkong manging isda mula sa isang naluluging kumpanya sa Greece noon. Katahimikan ang sumunod sa kwento ng ama. Ninanamnam niya ang bawat impormasyon na natuklasan tungkol sa lalaking estranghero.
Saan kayo nagkakilala? Matagal na hindi nakatugon ang Don, kaya napatitig na siya dito. Nakita niyang matamang nag-iisip ito at parang nagtataka pa nga. Alam mo ba ngayon ko lang napagtanto na imposibleng magkakross ang landas naming dalawa ni Rafael? Anito kapag kwan. Kinamot-kamot ng matatabang daliri ang tagiliran ng babae. Nakapagtataka ngang naging magkaibigan kami ni Rafael. Patuloy pa, pero parang sa sarili lamang ito. Saan nga kayo nagkakilala? Ulit niya. Interesado na talaga siya. Matagal uling nag-isip ang matandang lalaki kapag kway biglang napapalatak. Pumitik ang mga daliri nito bago napangiti. Ah, alam ko na pala. Bulalas nito. Nagkakilala kami ng gabi ng iyong coronation night sa Coconut Palace. Natatandaan mo ba yung nanalo ka sa isang campus search na pakulo ng isang estasyon ng telebisyon? Namula ang mga pisngi ni Veronica. Yun yata ang pinaka nakakahiyang araw ng buhay niya. Ang daddy naman, hindi naman coronation night yun eh. Tanggi niya. 14 anyos siya noon. Nag-aral na sa isang eksklusibong paaralan na may magpuntang mga talent scout. Naispatan siya at lahat na napiling maging pangkalahatang reyna ng campus ng mga eskwelahan sa buong lungsod ng Quezon. Ituloy niyo na lang ang kwento, daddy. Panghihimok niya, nandudugtungan pa ng ama ang tungkol sa bagay na akmang iyon. Okay, nandoon si Rafael. Nilapitan niya ako, tinanong kung ako ang iyong ama. Kinamayan ako nang sabihin kung ako nga. Naupo siya sa mesa ko at umorder ng inumin at pagkain. Naandoon siya habang nagangarap ang seremonya sa iyo at sa stage. Napakunotoo siya habang hinuhukay sa memorya ang araw na napag-ukulan ng pagkadisgusto. Wala naman akong dinat ng kasama niyo noon na. Umalis na kasi nang dakong matatapos na. Binigyan niya ako ng calling card at humingi siya sa akin. Hindi ko na inaasahang magkakausap pa uli kami, pero kinabukasan lamang kinontak niya ako. Humigop sa poswelo ng kape ang Don bago nagpatuloy. At nagsimula ng aming kaswal na pagkakaibigan. Pagtatapos nito, huminga ng malalim si Veronica. Hindi kaya may kailangan siya sa inyo? Meron siyang gustong makuha sa inyo. Umiwas ng tingin ang kanyang ama. Biglang tumindig na para bang naaalinsangan. Imposible, Veronica. Wala siyang kaalam-alam sa mga interes ng negosyo ko. Pakli nito bago lumakad palayo. Kung tatawag siya sa iyo at mag-aaya siyang kumain kayo sa labas, pagbigyan mo na. Suhestyon nito nang malapit na sa pintuan. Hawak na nito ang saladura. Bakit, daddy? Tanong niya. Puno ng pagdududa ang kanyang tinig. I just want you to be nice to him, iha. Is that wrong? Ganting tanong ni Don Fabian. Nilinga siya upang tutukan ang mga matang may talas pa din kahit na namumuti na rin ang mga kilay na makakapal. Why should I be nice to him? Pangungulit niya. Nagkibit ng isang balikat ang Don. Who knows? He might not be a good friend of mine, but I wouldn't want him to be an enemy. He would be the worst if it happened to be. Naiwan siya na natutubigan. Pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang juice. Napatitig siya sa kakasarang pinto. Matalinhaga ang tinura ng kanyang ama, para bang mababala sa mga pananalita nito. Dapat ba siyang makinig sa nais nito? Tanong niya sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Salamat po!